Magandang gabi dito sa Canada at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Meron kasing akong nabasa na subscriber ni Katoto doon sa kanyang pinost na yung sa application na papunta dito sa Canada, kung anong program yung ginamit namin, paano ako naging PR dito sa Canada. So, inano ko na interviewin natin si Katoto para malaman natin kung ano yung ginamit niyang program, paano siya nakapunta dito sa Canada, kung paano siya naging residente or permanent resident dito sa Canada. So, ngayon, i-interviewin natin si Katoto at alamin natin ang bawat step na ginawa niya paano makapunta dito sa Canada. Okay. Meron kasing subscriber na nagtanong, paano ka daw ba nakapunta dito sa Canada? Ang unang tanong na itatanong ko sa'yo is, ano ang trabaho mo sa Pilipinas bago ka nakapunta dito sa Canada? Bago ako nakapunta dito sa Canada, ang trabaho ko ay isang barn caretaker sa Babuyan, sa Pilmico Animal Nutrition Corporation sa Capas, Tarlac. Isa siyang farm na malaki na 5,000 sow level. Yun, dati akong nagtatrabaho doon as a caretaker. Ilang taon ka naman na nagtatrabaho doon sa Babuyan na yun? Nagtatrabaho ako sa Babuyan na yun ng 3 years. Tapos, niyaya ako na mag-apply ng ganyan sa pag-abroad-abroad, ganyan. 3 years kasi yung requirements. Okay. So, pwedeng pakikwento kung paano ka nagsimulang mag-apply papunta dito sa Canada? Nung yung kwento ko sa pag-apply ko dito sa Canada is nung pagpasok ko sa Pilmico, dun sa bar na pinagkatrabaho ko sa Pilipinas, matunog na yung pag-abroad na sa Canada, New Zealand, Australia, ganyan. Mga agency na nagre-recruit na nagtatrabaho sa Babuyan, tapos ang company is nasa Australia, Canada, New Zealand. Mga yan. So, merong agency na tumulong sa'yo para mapunta dito sa Canada. Pwede bang malaman kung anong agency mo doon sa Pinas para tumulong sa'yo na mag-process ng mga papel mo? Yung agency na pinag-processan ko ng papel, Stop House International Resources Agency, is nandoon yun sa yung place niya is nasa Cubao. Tapos sila yung pumunta sa amin sa Capas para mag-exam sa amin yung mga 3 years experience na pwede na mag-apply sa Canada. Ano yung requirements or hinanap or binigay mo sa agency mo na staff house? Yung mga requirements na hiningi sa akin is yung mga typical na papers natin, mga birth certificate, passport, mga ganyan. Pero ang hiningi nila, kasi requirements ng company yun, as yung Maple Leaf, hiningi ng Maple Leaf sa staff house na ang requirements namin is proof na 3 years na talaga kami nagtatrabaho sa barn, sa farm, ganyan, sa Babuyan, is yung nagpapatunay is yung ano, yung SSS, pag-ibig, yun, kasi nadadaya yung mga, ano eh, mga papers lang nang galing sa agency or sa company, di nadaya. Ngayon, katunayan na nagtatrabaho ko sa Babuyan is yung SSS, pag-ibig. 3 years yun. 3 years ko na kinuha, na record ko sa SSS pag-ibig, tapos ipinasa ko sa staff house. And then, isa din na requirements ko is yung mga IELTS ako. Yung IELTS naman is, yun nga, nag-review kami ng 2 weeks. After ng 2 weeks na review, nag-exam kami. Pero bago yung exam, meron pang diagnostic exam. Kapag ka hindi ka pumasa doon sa diagnostic exam, after mo ng review, hindi ka makaka-proceed doon sa final na test
final exam ng IELTS. Kasi requirements din na dapat umasa ka dun sa diagnostic na test nila sa IELTS. Tapos yung band score na kailangan lang is mababa lang. Kayang-kaya natin na ipasa yun kasi dati sa amin, year 2016, nung nag-apply ako, 4 band score na 4 lang yung kailangan para makapasa sa IELTS na requirements ng Canada. About sa IELTS, ano naman yung mga requirements na kailangan na ibigay para makapag-IELTS ka? Meron ba? Yung requirements para makapag-IELTS, kahit hindi ka nag-review, pwede ka. Pwede kang mag-take ng IELTS. Mm-hmm. Pero, ang advantage ko, ang suggestion ko lang is mag-review kasi 10,000 din yun. 10,000 ang fee para makapag-take ng IELTS. Pag bumagsak doon, hindi mo na marerefund. Kaya, yun, 10,000 na fee doon sa IELTS. Tapos, yung mga passport mo, tsaka yung valid ID. Okay. Nung nag-apply ka ba, anong program yung ano, yung na-applyan mo papunta dito sa Canada? Program na in-offer sa amin ng Maple Leaf is yung nominee program. Landed nominee kami galing ng Pilipinas. Pagdating namin dito, landed nominee kami. Which is, hindi na namin hintayin na requirements na 6 months na mag-stay tapos makapag bago makapag apply ng nominee. Yun yung advantage namin. Right away, pagkadating mo dito, pwede ka na mag-fill up ng mga form para sa PR. Tapos may pasa sa IRCC. Tapos, yun, mag-run na siya. Yun lang yung pinaka-advantage nun is hindi ka na maghihintay ng 6 months para sa requirements pag-apply ng nominee program. Karamihan ba ng mga program na ina-applyan as a working visa, ganun din ba? Meron din pa, nominee landed na ba sila or meron pang ibang gagawin para makapag-apply ng PR? Yung iba, ano lang sila, work permit lang sila. 2 years na pagtatrabaho or yung contract nila, tapos yun, yung time na yun, pagka 6 months nila, pwede na silang apply ng nominee. O, so same lang yung sa'yo, kasi sabi mo 6 months, diba? Oo. Pero, ang advantage lang namin is, doon pa lang sa Pilipinas, nominee na kami. Yung sa akin is, nominee na ako doon. Yung iba, yung kaibahan ng iba is, pagpunta nila dito, work permit sila na hindi nominee. Tapos, hintayin pa nila na 6 months na pagkatrabaho nila dito sa Canada na tuloy-tuloy, doon pa lang sila makakapag-apply ng nominee nila. Pero kami, naka-apply na kami ng nominee doon pa lang sa Pilipinas. Ano ba yung nominee? Pwede bang paki-explain mo kung ano yung ibig sabihin ng nominee? Yung nominee is yung NPNP is a Manitoba Provincial Nominee Program. Issue yung na requirements ng Manitoba para makapag-apply ng PR. Okay, dito lang ba sa Manitoba meron 'yon or meron din sa another province? Meron din sa ibang province, kaya lang hindi ko na alam kung ano yung mga tawag nila doon. Pero dito sa Manitoba, kasi iba-iba yung parang iba-iba yung government niyan eh. Iba-iba yung gobyerno ng Manitoba, ng Alberta, Saskatchewan, iba-iba. Dito sa Manitoba, kailangan natin ng nominee program or provincial nominee program. So yung inapplyan mo is yung nominee program. Kaya nung pumunta ka rito sa Pilipinas, pag landed mo pa lang, ano ka na, yung parang kasama ka na sa process ng PR agad. Hindi mo na kailangan na mag-process by your own na maghahanap ka na kung paano mo ipaprocess yung paper mo. Hindi. Ano siya? Yung nominees, yung requirements lang siya. Requirements lang siya para sa PR. Ganun siya. Parang IELTS, yun. IELTS din, kasama din sa pag-PR yun. Hindi ka makakapagpasa ng PR mo kung wala kang IELTS. Ganun siya.
Requirements lang siya para sa PR. Okay. So, nung nag-apply ka, ano naman yung total amount ng ginastos mo para makapunta dito sa Canada? Yung siguro susumahin ko lahat ng mga nagastos ko kasi nag-show money ako. Requirements din yun ng Maple Leaf or yung Canada na show money in case na mawalan ako ng trabaho dito sa Canada is meron akong gagamitin. Pero show money lang yun sa bangko na ang show money ko is 100,000 pesos. Tapos yung mga nagastos ko kasi yung agency walang placement fee. Walang placement fee. Wala akong binayaran kahit na ano. Sa agency ng staff house wala. Ang binayaran ko lang is yung medical pero na-refund ko yon. Yung IELTS yun. Tapos yung mga typical na pamasahe mo, pagkain, mga papers na kailangan, yung mga NBI, mga ganyan-ganyan, passport, ganyan. Lahat na nagastos ko is 200. Kasama na ang 100,000 na show money plus yung gastos ko na pupunta-punta doon, mga iba-ibang mga documents na kailangan ko. Yung kasama na pagkain, pamasahe, 100,000. Bali, susumahin ko 200,000. Okay, 200,000 lahat yung mga nagastos mo. Pero yung 100,000 is nasa bangko mo, tama? Tama. Tapos yung nasa bangko mo, hindi mo na siya nagalaw nung pumunta ka dito sa Canada. Sa akin, nagalaw ko. Pero hindi ko siya ginamit as na pambayad dito. Ginamit ko siya pambili ng mga gamit ko. Okay. So, nung nakarating ka dito sa Canada, saan ka pumunta or saan ka unang pumunta? Dito na mismo sa Manitoba. Okay. Tapos, agad may trabaho ka na nun? Oo, kasi yung Maple Leaf is ang program nila, pagdating namin dito sa Canada, sa Manitoba, ano siya, 2 months free accommodation. Naka-hosting kasi kami, free pagkain, transportation, lahat libre. Tapos, nung after 2 months na yun, may pupunta na kami sa designated na barn namin. Doon na kami magsisimula magbabayad ng bahay, lahat mga pagkain, lahat cellphone, ganun. Okay. So, nung pumunta ka sa una mong lugar na pinagpadalaan sa iyo ng company na in-applyan mo dito sa Canada, doon may sweldo ka na kaagad. Meron dahil na. Sa pag-hosting mo. Meron na. Meron na akong sweldo na kasi yun yung training namin. 2 months training na with pay kami. Pero hindi kami nagbabayad ng pagkain at trabahay. Okay. And then, nung lumipat ka doon, nung after mong mag-hosting, nilipat ka na sa talagang barn na pagtatrabawan mo. Uh-huh. Which is in Ethelbert. In Ethelbert, okay. As a? Animal care technician. Okay. So, nung nakapunta ka dito sa Canada, kamusta naman yung pamumuhay dito sa Canada bilang isang foreign worker? Nung pagpunta ka dito is napakahirap. Pag flight pa lang, napakahirap na kasi ako lang mag-isa pumunta dito. Wala akong kasama, wala akong kakilala dito, wala akong kamag-anak dito, ako lang talaga mag-isa dito. Kaya lakasan na lang ng loob nung pagpunta ko dito. Kasi wala akong idea. Ang dala ko pera dati, nang galing Pilipinas, sino lang, $200. Yun lang yung pocket money ko papunta dito. Yun lang. Tapos hanggang sa nakapag-umpisa na nasasanay-sanay na, ganun. Okay. So, ano naman yung pwede mong maipayo sa mga makakapanood dito sa video mo? Ano naman yung pwede mong ma-share sa kanila
para tumatag or magkaroon sila ng lakas ng loob. Kasi minsan, di ba, nakakapanghina ng loob. Pag, lalo pag ang dami-daming requirements. Tapos, minsan, nababagsak ka pa sa mga test. Or minsan, di ba, nagkakaroon ng experience yung mga nasa Pilipinas na yung parang sumusuko na sila, ayaw na nilang ipagpatuloy. Ano yung pwede mong ma-share or ma-advise sa kanila? Ang masasabi ko lang sa mga kababayan natin na sumusubok mag-apply dito sa Canada at saka yung nakasubok na pero na-failed at nawawala ng pag-asa is manalig lang kayo sa taas at manalig lang kayo sa inyong kakayahan na isipin nyo kaya nyo na makapunta dito kasi kung nakapunta yung nakakarami dito, makakapunta din kayo. Kung nakapunta ako dito, makakapunta din kayo kasi ako, kung iniisip nyo is hindi makakapunta ang high school graduate dito or hindi nakatungtong or hindi natapos ng college is nagkakamali po kayo. Pwede pong makapunta ang high school graduate dito or undergraduate ng college sa Canada. Kasi ako mismo ang magpapatunay na pwede yon makapunta dito kasi hindi ako nakatapos ng college. Undergraduate lang po ako ng first year na college. Course ko is education. Kaya wag po kayo pang panghinaan ng loob at sa pera naman kung namumroblema kayo sa pera kasi napakalaki, 200,000, ganyan. Pautangin mo sila? Ang ginawa ko po dati sa amin, nung nag-a-apply po ako noon, ang ginamit ko po na pera is utang nga yun. Isanala namin yung bahay namin, yung titulo ng bahay namin, tapos yun yung ginamit ko pag-process ng papel. Tumagal po yung process ng papel ko ng 2 taon. 2016, nag-exam ako sa staff house. Tapos, nag-process ng papel hanggang sa 2018. Doon pa lang ako nakapunta dito ng May 5, 2018. Yun po yung haba ng journey ko sa pag-a-apply ng Canada. Okay, so bago natin tapusin tong interview na to, pwede bang ulitin mo ulit kung anong agency meron ka na inapplyan mo or tumulong sa'yo sa Pilipinas? Para nang sa ganun is magkaroon ng idea yung ating mga kababayan. Yan nga. Yung marerecommend ako na agency is yung agency ko na ang tumulong sa amin na napakabait nila, masikaso talaga sila sa mga kliyente nila, is ang Stop House International Resources Agency. Sa baba, ilalagay ko po sa baba yung link nila para makapag-apply din po kayo doon. Subukan nyo kasi hindi lang po sa Canada sila nagpapa-abroad. Nagpapapunta din po sila ng iba't ibang bansa tulad ng Saudi, New Zealand, Australia. I-try nyo po kahit na ano pong trabaho kasi dati nakakita ko po ako ng opportunity din doon, mga electrician, welder, mga skilled worker na pwedeng mag-apply sa staff house agency. Okay, maraming salamat Katoto at marami pa tayong itatanong kay Katoto sa susunod niyang video para naman sa kanyang naging buhay dito sa Canada, kung anong klaseng buhay na meron siya dito sa Canada after niya sa Pilipinas. Maraming salamat po at sana maka-inspired po kayo at makatulong po itong video na to sa journey nyo na pag-a-apply papunta dito sa Canada. Para po magkita-kita po tayo dito. Maraming salamat po. At kung may mga tanong po kayo or gusto ninyo na malaman kung ano pa yung gusto nyong tanungin na hindi nabanggit ni Katoto, pwede po kayong mag-comment down below para po masagot niya. At yung iba pong nakasubscribe sa amin, minsan po tumatawag sila para magtanong. As long as po na hindi kami busy at
at wala kaming masyadong ginagawa. Sumasagot po kami ng tawag, nagre-respond din po kami sa mga messages na nagtatanong. Kaya andito lang po kami para tulungan kayo, or kung may mga tanong kayo na mahirap hanapin, try namin yung best namin na pwede namin kayong tulungan. Yun lang po, at maraming salamat. Ang pwede nyo lang po gawin para po makatulong din po sa iba, i-share nyo po tong video na to at mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. Salamat! Maraming salamat po! God bless!